What's up mga biheros? So, pahingan ko karon sa airport. Mauna niya nga ito ang chance to travel kay nag-open na somehow ang mga borders and not much restrictions. So, join me in my first international travel after the pandemic happened. Explore with me. See you guys in the airport. Ang daming tao. Haba ng pila para sa Qatar na flight. Antay-antay tayo kasi may mag-check daw ng requirements bago makapasok dun sa check-in counter. Kaya pipila muna. Saka pa lang makakapunta dun sa check-in. Kailangan ng visa. Kailangan ng RT-PCR depende sa country of destination. So may check-in ng requirements. So, ngarag ngayon. Tayo dahil habi yung paghahabol natin sa ting flight. Dahil dun sa border control, mga passport ang tayo lang. Kaming requirements. So, finally, aboard na ako ng aeroplano. Guys, yung meal natin, first meal na sinerve nila, usually complete meal yan sila mag-serve, no? So may water ka na, may pagkain, ah, di ba pa? So, enjoying the meal. Ito naman, ito yung snacks nila. So, again, pwede ka mag-request ng wine, juice, apple juice, orange juice, water lang. So, depende sa preference mo. Gusto mong i-check yung flight mo, kung ano na ba, malapit na ba kayo, pwede mong i-check dun sa screen mo. So, you can have the option to check your flight map.
at kung ano yun yung details, kung gano'n na kayo kalapit sa country of destination mo. So ayan, makikita mo ang sinasabi, Doha malapit na daw. Current time and other information dun sa paglipad. Dahil na bored na akong kakahintay, tinitingnan ko lagi time to destination, ayan, 11 minutes na lang daw. So, ground speed, so makikita mo talaga yan. Ito yung isa sa mga na-enjoy ko habang lumilipad na nakikita ko yung destination namin. Tapos yung mapa ng mundo kung saan ako banda sa mundo at saan ako lumilipad. So, ayan, ito yung sa labas. Tinatry kong i-capture yung sa labas. So, ito na nga, nag-landing na nga kami. Ayan na nga siya. So, ito na yung Hamad International Airport sa Doha, Qatar. Ang ganda din ng airport na ito. Ang laki din, ang gara ng airport na ito. Well, it's Qatar, so bungka talaga yan sila. Luxurious. So, ito na nga, nakapag-landing na for the first layover. Ito na nga, nakalabas na kami ng eroplano sa first layover namin. So, pag nakalabas na kayo, tingnan mo lang yung mga signages at usually meron naman instructions for transfers. Isa sa mga dapat nating tandaan kapag naka-connecting flight tayo, if at all possible, proceed directly to the next gate or counter para makapag security check ulit. O kung hindi man, nandun ka na sa boarding gate kasi baka kukonti lang yung minutes na window para sa connecting flight mo. In my case, I think I have like 25 to 30 minutes. So I just arrived here at Doha International Airport. So I just got my flight details in as far as the specific gate that I'll be boarding. My boarding time is 12:05. It's now around 11:40 local time of Doha, Qatar. So I have to proceed to D1 to do the boarding. So I'll see you guys again. Bye. So ito na nga, nahanap ko na yung boarding gate ko. It's D1. So pumapasok na ako nito ngayon sa D1 para proceed na sa boarding gate. Ayan, Manchester. Kikita mo yan. 25 minutes past the hour of 12. So ayan na, pasok na kami sa next na eroplano. Ito na ang flight ko papuntang Manchester, UK. Ito naman yung pagkain, snack na kami agad. Meron po kaming, I think, mga 30 minutes after ng pagboard. Kumain na naman ulit kami. So tingnan mo yan, dyan ako papunta. Time to destination is around 6 minutes. No, papuntang Manchester. Ayan, nakikita mo sa mapa. Doon sa screen in front of me. Ayan yung snack namin. Kain ulit. Tapos mapa ulit. Kapag naboboard na ako, tinitinan ko na yung mapa. Okay, so ito yung pagkain. Ayan. Mga Michelin star pa naman yung mga pagkain sa Qatar Airways. Good job kayo, Qatar Airways. Shout out sa Qatar Airways. Especially sa kay Guapa, Hana. So yan. Yan yung meal for the next flight papuntang UK. O, kompleto yan. May apple juice pa ako. O, di ba? May dessert yan. May fruits. Tapos may patatas, whatever. Tapos nung dumating kami, tingnan mo yan. Paparating na kami ng UK. Ang ganda ng maaliwalas yung panahon. Tapos ang ganda ng sunrise. Kaya binuksan ko talaga yung window para mapanood yung sunrise. Ayan. Tapos tiningnan ko na ulit yung screen. Lagi naman ako nagbi-binge watch kapag na-board na ako. Kasi tulog at panood lang naman ang nagagawa mo sa loob ng aeroplano. Tingnan natin yung view. Tcharan! Ayan, yung nasa labas ng window ko. So, if at all possible, I always choose the window seat kasi gusto ko pong masdan ang kalawakan sa itaas. Ayan, makikita niyo po yung sunrise. Ang ganda, di ba? Ganda kapag nandyan yung siharing araw. So, ang liwanag. Ayan. So, Qatar holidays. Tapos, pili-pili ka lang dyan. May entertainment, flight map, discover Qatar. Of course, depende din sa airline na sasakyan mo. Pero madalas,
meron po talaga yan, free movies. So isa sa mga bagay na pwede mong ma-enjoy kapag lumilipad ka internationally of major airlines. So, ito na yun guys. Palanding na kami. Ayan. Makikita niyo yung sky. Ang ganda, di ba? Ito na po yung pagpasok ko ng United Kingdom through Manchester Airport. So, ayan. Papalanding na. Malapit na. Ayan. Lalapag na. Woo! Ayan. So, ayan. Nakapaglanding na po. Welcome to Manchester, UK na kami. Guys, napagod ko naman sa border control sa UK. So, pababa na ko para kuhaan akong gamit. Basic questions, rigid. So, kung makatubag lang ka, okay, rigid ka, ayaw, wala yung problema. Everything's fine. But dere. So, kuhaan namin yung baggage claim dere. I'm gonna talk to you guys in a bit. Ako lang ko ano kong gamit. Bugnaw dito. Bugnaw kaayo. Stilin. Ano ako? Magdaan na ito ang baggage claim. Hey guys, so I think within 15 minutes I was able to get my luggage. Just arrived here. I'll be exploring Manchester, and then I'll proceed to Newcastle. There. Hi guys, so nandito karon sa Manchester, Newcastle. Karon pajud kong abot. Paspas ra kaayo ang ang border control sa pag-interview ko niya. Inindot kaya. So, I chose this place kay... Nasya yung una niyo. Mura kong naa sa Japan, pero I'm actually here in Newcastle karon. Medyo tugnaw pag-edire karon. So, muna makita niyo mo kong outfit. Dili pwede nga pang kuan lang. Itong sweater lang bitaw. So sure lang ako ganihan no unsay mga pangutana kay ako ang gigamit nga passport mga kuan na to kanang bag-o na to siya so wala na bitaw kaayo na kita kung naba ko travel history so of course ang gipangutana sa ako first one is unsay purpose sa akong pag-travel diri syempre pinatubag ta niya holiday it's for a holiday so dili kami mag-tourism or tourist
kay muna ang mong visa application, pero ang purpose for your ano ang travel is really holiday. So kung muntubag, mas dali nila masabtan sakto man ang tourism or tourist, or I'll be coming here as a tourist, or I'll be here for as a tourist, pero nasama ni mong kuan anong mag-tourist man ka, so you're on a holiday. So muto akong gitubag na ganiha niya, nangutana din siya nakaanhin na baka sa UK sa una, no? So yung kong naungot, nakaanhin ako 2018 yata ang kuan itong na last nga pag-anhi. So pag nakaanhin ako, murag kalma na din kaayo siya. So ang sunod din ang kong pangutana, sa kuha is nana ba ko yung return ticket. So isa sa mga importante ticket kayo nga butang ngayon yung timan-an kung mag-tumugla yung lugar o niya tourist pitaw ang inyong visa, meaning for you're on a holiday. So it is expected from you nga naapod kay kanang plano nga mo uli, meaning naa kay return ticket at least, di ba? So pakita ra nako, I did not need to print anything. Wala gid ko nag print og anything. Wala pud sila gi pangayo kay thankfully the UK just lifted everything na mag restrict sa travel related to COVID. So karon there are still COVID cases here, pero wala na gid sila restrictions. Sagdan na gid mo nila. I mean, still follow the protocol, social distancing and all, pero ang ending wala gid kayo restrictions. So if you go to www.gov.uk, makita nimo dito may butang gid dito nga regardless of your vaccination status and regardless of the country that you are coming from, wala na gid sila restrictions as far as COVID is concerned. So pag abot na ako ganiha, wala gid ko ipakita nga bisag unsa, wala gani ko gipangutan ng vaccinated na or whatever. So katuloy yun ang pangutana, there were only 3 questions. Actually napadailain 4 tanan siguro kay 1. What are you here for? So yung kong holiday, tapos ana din siya nga kuan ra mugod sila conversational ra ba paspas ra kay bitaw. So 1 2 3 4 5 max na siguro nang questions na ipangutana, pero paspas ra pud kaayo kay paspas ra man ko ni pubag. So una pangutan na what are you here for? I'm here for a holiday. And then ingon din siya nga kanang have you been here in the UK before? Mao din tong ningon ko nga yes, I have been here last 2018. Dayon ang era din yung pangutana diri pag kuan kay ingon din siya nga kanang nautana di Asia sa kong nalimtan. Ngun siya nga, so where are you staying here in the UK? Ano ko nga, I'll be staying at Gateshead. Gateshead is where my friend lives. So dito mo ko sa iya ha. So pag ingon ako nga dito ko sa kong amigo, ana din siya nga, oh you have a friend, how did you meet your friend? Ano ko nga, I met him in my trip to South Africa. So ingon din siya, okay, so how long are you gonna be here for? Mautan ingon din ko nga, for about 3 weeks, my holiday is about 3 weeks or something like that. So kana siya, standard na nga naagid kay plano pud na mo uli. So kapat kabalo ka kung kanus ara ka magstay diri, no? And that's also one of the kanang clarity nga imong i-provide sa ila aron dili kay kadagan kuti-kutihon. Ang next na lang dayon niya nga pangutana is kanang naaba ko yung return ticket. So kung ano din gipakita akong phone, yan na lang ako, mo ni akong return ticket. So wala sila yung problema na, no? And then patong palakaw na ko, kitataka na good niya akong passport entry. Na din siya nga, is your friend picking you up here? Ano kung ano, I'll be taking a train from Manchester to Newcastle, and then he'll pick me up at Newcastle City Center. Kay sa Gateshead, dool raman kaya siya sa Newcastle pod. So
ora to dali rigid kaayo. I think less than 5 minutes humana may og istorya, release na dayon akong passport and then I'm off to go. And then ang kanindot di ay isa sa akong mga na miss out kay dapat di taday ko nagdala ko pa sa lubong kay ano man wala scanning. Why? Kay wala man ko'y dala kaayong gamit good. So I went through sa pag-abot nimo dito sa sulod na ana siya ikamutang nothing to declare. So dito ka mo agi kung wala kay dalang mga karne or whatever katong mga restricted goods or katong mga goods na ay mga licensing na kailangan, no? And I find UK very friendly to tourists here kay kuan gid siya kanang almost open, wala kayo kay makita nga unsa din ha, pas ra pud inyong lihok. So after that, I have to decide kung asa ko paingon. So I'm right now, I'm in Manchester still, pero na ako sa Castlefield. So Castlefield has a bit of a lake here. Tanam ko na ako sa picture ni Indut siya niya. Pagabot din ako diri, perting mingawa, wala nag-open. Ay mga murag mga boats mani diri. Supposedly siguro, you can have a tour here or maybe a dinner or something. Diri kay naman siya, ano ang area, but perting mingawa kay nga naman, na-realize na ko, mingaw siya kay nag-holiday baya ron. So they are also, I think they have done, today is a bank holiday here. So mauni, mingaw. Ano na yung mga tao nang baklay-baklay on niya, perting bugnawa ra ba? Gawas-gawas sila, dala-dala sila sa mga truly sa ilang mga bata. So, auto siya guys, nindot akong experience sa pag-abot na ko sa Manchester. And then from Manchester, I'll be traveling to Newcastle and then to Gateshead and then roam around the city. And then there's a lot of things na gusto pa na ako buhato, no? So watch out na lang. Watch out na lang sa vlog na ko para sa itong mga gipang explore diri sa UK, no? I'm so excited kay when I was here atong 2018, mainly ang amoang stay was in London, and then from London nagato lang dayon may og Scotland, Edinburgh, and then some parts of Scotland. We went to the Loch Ness and some other parts na may mga stops according to our excursion itinerary, but that's about it. Maura gito after wala na kayo ko'y mga nakuanan. So kaning Newcastle nung pag-uni sa ako, siguro ko nakaanigo na diligid ko makasuroy yung Newcastle siguro. So that's it guys, ano sila nagsuri-suri dito. At picture put sila sa akong gi-background, nakaunam ko diri, so wa sila ka stay diri. Nag-uwat lang kung mamawa siya. Okay. Wow, istorya. Pero murag di ento sila mga Britan kay lay manong inistoryahan. So guys, salamat guys sa pagsikita na ani ha, and salamat po for sharing my adventures, and I'm really looking forward to share more to you para kung kamo po mo bakasyon, no, mas better ang inyong experience because I was able to share some things. Okay, for now that's it guys, salamat kayo and have a great Holy Week. Bye guys.